Emma, dahil sa pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng sariling bahay ang lahat ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino sa pamamagitan ng tinatawag na pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program, ay magkakaroon na ito ngayon ng katuparan. Pasisimulan na ng Department of Human Settlement and Urban Development at ng pamahalaang lokal ng lungsod ng Quezon, katuwang ang Development Bank of the Philippines, ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos pirmahan ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ni na Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jerry Acosar, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Development Bank of the Philippines President and Chief Executive Officer Emmanuel Herbosa. Kasunod nito ang groundbreaking ceremony na ginanap sa Harmony Hills, Barangay Batasan, Quezon City. Sinabi ni Secretary Acosar na kabuuang 6 na milyong housing units ang itatayo sa loob ng 6 na taong termino ni Pangulong Marcos Jr. o 1 milyong housing units kada taon sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayon kay Acosar, 14,000 units ang itatayo sa Harmony Hills na pasisimula ng konstruksyon sa susunod na linggo. Inihayag ni Acosar sa mga susunod na araw ay uumpisahan na rin ang kaparehong programa sa iba't ibang panig ng bansa. Si Presidente Presidente Bongbong Marcos Jr. at tinulungan niya ako paano bumuo ng pondo. So yung pondo na ito, nabuuna, kaya kami nag-groundbreaking. Kaya sabi niya, mag-umpisa ka na, Jerry, nang pagpapatayo ng pabahay. Groundbreaking na rin kami sa Monday. So every week or every day, naayos namin yung groundbreaking all over the Philippines. Sinabi naman ni Mayor Belmonte na labis na ikinatutuwa ng pamahalang lokal ng lungsod ng Quezon ang nangyaring groundbreaking ceremony dahil sa kanilang lugar uumpisahan ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Marcos Jr. na mapapakinabangan ang mga mamamayan na walang sariling bahay. Pero tingin ko tama lang naman sa Quezon City kasi yung problema ng kakulangan sa pabahay is I think is greatest here in our city. As I mentioned, there are 210,000 informal settler families still to be given homes here in our city. So it's very symbolic as well na ito yung lungsod na pinili ng ating pambansang pamahalaan. Kaugnay nito, niliwanag ni Mayor Belmonte ng mga informal settlers family o ISF sa area ng NIA Road at BIR Road na pagtatayuan din ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ay kinakausap na ng pamahalang lokal para ipaunawa sa kanila na sila ang priority na makikinabang, kaya dapat huwag nang tutulan ang plano ng gobyerno. Emma, magugunitang ang ganitong uri ng socialized housing program ay ipinatupad na noon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlement na pinumunuan mismo ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos na tinawag na Bagong Lipunan Improvement Site Services o BLIS Housing Program.